Baba mga di. Kaya po ako nandito ngayon. Totoo nga lang po eh. Ayoko po talagang umabot sa ganito. Ako po yung huling tao magdidesisyon na palagi sa ganito nga kalagayan. Pero po kaya po ako nandito ngayon. Dahil po hindi po ako nabigyan ng pagpapahalaga sa respeto po sa karir na gusto ko mangyari. Sana po, ang masasabi ko lang po, alam niyo naman po kung bakit ako nandito. At sa kabila po na lahat, ang dasal ko lang po sana magkaroon po ng may matutunan po yung magkabilang panig. At pinagdarasal ko rin po na pagkatapos po na lahat ng ito, magkaroon pa rin po ng magandang relasyon. Dalawang panig kasi hindi ko po makakalimutan yung pinagsama. Ano yung pinagkisimpan nito bago mo? Marating yung desisyon na ganito. Sa kagunayan po, matagal na po, taon na po. Pero sabi ko nga ako po yung ayoko po talaga umabot sa ganito dahil hanggat maaari gusto ko pong ayusin. Pero with the guidance ng mga tao sa paligid ko, with guidance po ng mga magulang ko, at wala po sa Panginoon, kinailangan ko po pumunta sa hukuman. Ano yung huling pangyayari bago po? Yung parang napuno ka na. Ano yung breaking point? Ika nga, pwede mga alaman. Bahagi. Ano yung details kasi papayalan natin sa court. Baka masag-judice. Well, Jun, tumatanaw ka pa rin ako itong loob. Opo naman po, nagpapasalamat po ako sa GMA sa oportunidad at sa tiwala na ibigay ko rin sa ilang taon ko sa at ngayon may spekulasyon na merong oportunidad ano, sa ibang network. Anong masasabi? Masasabi ko lang po hindi pa po ako nakikipag-usap. May pag-usap. Wala po ako nakakausap sa mga pinag-usap. Anong ipapile nyo? Magpapa-release ka lang ng contract sa RT Center? Attorney, ano bang ipapile nyo? Makarelease o breach of contract? Yeah, actually, nandito kami para lang hilingin sa korte na sabihin sa GMA Network 8 na payagan na siyang marelease sa contract. Hindi po kami nakikipag-away. Gusto lang naming isik o hingin yung pamamagitan ng hukuman kasi hindi sila magkasundo as to whether or not we should be released. So, tumudulo kami sa korte. Parang korte na magsabi na karapat dapat na i-release na siya from this. This is the petition for a judicial determination, judicial confirmation of rescission of contract. Yes. Yes, Attorney Arnold, sa GMA Bowers Artist Center. The GMA Network Inc. Kasi ang Artist Center is only an adjunct or division ng GMA Network Inc. But this contract is until expiring on 2017 pa. 2017 pa daw, tama ba ito? Yes, so kaya nga nandito kami. Actually, tama yung sinabi ng aking kliyente. We exerted all efforts, ano? We did, siguro naman hindi masamang sabihin, I did some back channeling to our friends. Marami naman tayo na kaibigan sa Asyete. And then, ngunit before that, nakipag-usap na rin siya without a lawyer, yung person to person. And then we even sent then anong talagang hindi na maayos, pinadala namin ng GMA 7 at a formal letter na hoping they would sit down to see what the problem was, ngunit they insisted on the contract. So wala na po kami naging choice.